it's hashtag take me back Thursday, mga Katiesans, because we always make this day remembered. Kahapon, sinimulan natin ang kwentuhan with our featured Katiesan of the week, Larry Karumba. Ngayon naman ay bibisitahin natin ang lugar na nagbigay kulay sa kanyang karera bilang isang visual artist. Larry, meron kasi kami dito ng tradition sa K-World na describe your life in 6 words. Fulfilled, contented, successful, blessed, a fighter, and goal-oriented. Why I say it's fulfilled? Because I am able to do what God has asked me to do in life here, to create art for Him and to promote good environment for the world also, shall we say? Samahan natin si Larry sa biyahe pabalik sa lugar kung saan niya ibinuhit at ipininta ang kanyang tagumpay. First destination, the Science and Technology Center. Nandito tayo ngayon sa Science and Technology Center in Alcobar, pero bakit mo ba kami dinala dito? Dito kasi naging history ang isang Filipino. First Filipino to be invited in the International Art Exhibition at naging guest of honor pa. Wow! At ako yun. Nice! Dahil sa pambihira at dekalidad na masterpieces ni Larry, napili siya sa international exhibit na kinabibilangan ng mga prominent Saudi artists. Hindi lang yun, nakasama din ang kanyang painting sa isang billboard. Ikaw lang ba yung Pilipinong nakapag-exhibit sa lugar na to? First time, and that's every year, and automatic they invite me already. I gain prominence among the art society here, and they always see to it that I always participate in their annual exhibition. Life is a great big canvas, and Larry paints his missions through his hand. Alam mo Larry, sobrang nakaka-proud talaga bilang isang Pilipino na malaman mo na yung kapwa Pilipino mo merong naipagmamalaking gawa, lalong-lalo na dito sa ibang bansa, sa Saudi Arabia. Kailangan din natin kasi yan eh, dahil we are representing us, not only as Filipino, as OFW, but tama, buong Pilipinas yan. We give pride to our countries, especially our arts and culture here. Kailangan ma-promote natin yan. Take this opportunity, my influence, to make sure that I always promote Philippine art. And it must be on top always, among the best of the best. By the way, Rico, maraming salamat. Maraming salamat din sa'yo, Larry. At I'm sure madaming Katiesans ang na-inspire sa story. Bye, Larry! See you soon! Isang kahanga-hangang kwento ng Katiesan na naman ang nagpaganda sa ating araw. Tingnan naman natin ang K-News sa K-World Challenge, the K-Street Edition. Hello mga Katiesans! Ako si Eliza Kamid, ang new resident Katiesan dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Kasama ng Ali Cafe, Rich Aroma, Dave's Brain. Maghahanap tayo ngayon ng ating mga challengers na hahamunin natin dito sa K-World K-Street Challenge. Tatawagin natin itong Ubus Tubig Challenge. Pabilisin lamang ang ating mga challengers na inumin ng tubig na hindi hinahawakan ng bote. Siyempre, kung sino pinakamabilis, siya ang winner. Challenger number 1, Leo from Davao Oriental. Challenger number 2, Jerome from Caloocan. Congratulations, Katiesan! Bukas muli sa thrilling challenges ng K-World Challenge, K-Street Edition! Isang dumidribol na Biyernes ang dapat nating abangan as we get to know the Taosug Basketball League. Dito lang yan sa K-World, dahil lahat tayo may K dito! Don't forget to like and follow our Facebook page at facebook.com/tfckworld.